other most popular love team nowadays na ating kakapanayamin naman. Oh, nagsasabi ko na yung kakapanayamin. At mga kaibigan, it's very obvious, hindi lang po sila magka-love team, kundi they're very, very good friends. I'd say they're best friends, I think. Sa lahat naman po ng magka-love team, at sa lahat naman po ng magka-best friends na magka-love team, eh, sila po ang binabagyo, isa-isahin natin. Bakit kaya Jolina and Marvin, isa-isahin natin, professional rivalry ba? Ewan ko, siguro sabi nila totoo yun yung like, pag namumunga talaga yung puno, lalo nilang binabato para malaglag yung bunga. So, ganun din siguro yung nangyari sa amin kasi naging successful nga yung movie. So, yung mga, kasi you can't please everybody naman. Oo. So, yung mga detractors dyan, hindi nila talaga may iwasang siraan kami. So, ganun siguro yung nangyari sa amin. Ikaw, Marvin. Siguro, ako naman dun sa personal level. Siguro, ganun talaga yung nangyari sa isang relationship yun. Yung pag masyado kayong, pag too close kayo sa isa't isa. Oo. Yung parang, alam mo na yung kilite, alam mo na kung paano magalit sa isa. Minsan, ayun, dun na nagsastart. Minsan, nagkakaroon na talaga ng inisa ng ngayon, medyo ganun. Pero professional rivalry, walang ano ha, parang nagkaka... Wala. Walang pride on yan, walang ano. Wala. That's very good. Kasi you're both actors, you're helping each other out, yep. Hindi ba? Pero, meron ba kayong naaalalang naging tampuhan ninyo na sobrang nakakatawa? Yung walang katuturan yung reason, walang saysay, pero nagtampuhan kayo, minaalala sila. Ano yun? Na. Okay lang, masaya naman tayo. Hindi na. Kahit i-change mo yung details para lang makuha. Ikaw na lang. Hindi kasi ganito yan. Nag-shooting kami sa Baguio. Hindi ko ito makakalimutan. Dahil parang ang sarap ng feeling na every time na pupuwentuhan, tawa kami ng tawa. Sobrang away na kami nung talaga nagsisigawan na kami na, eh kasi ba't ganito ganito? Petty things lang naman yung pinag-aaway namin. Pero muna nagsimula yun, nagbibiruan kayo, nagtatawanan kayo. Kasi ganun kami. Pag hindi nagsasabay yung, nyari, nasa mature level ako, nasa parang medyo kiddy-kiddy siya. Mm. Pag hindi nagsasabay, doon nagsastart. Pero usually naman nagja-jive kami. Oo. Pero doon siguro hindi lang kami nagkasabay ng mood. So yun, di away-away kami ganyan. Titahim, bigla kami. Tapos sabi, ako iniisip ko, naku, paano ko yata pagbabatiin? Kasi pag... paano ko to sasabihin na, sige na nga, sorry na nga, bati na tayo. Mm. Tahimik lang kami, mamaya bilang prot. Ito na sabi ko. Kaya ano? Sasabi niya, uh-huh. Naiintindi ako na kung bakit ayaw sabihin ni Marvin. Sabi niya gano'n, tapos sabi ko, sige na nga, bati na tayo. Pero ang moral lesson doon, kahit gano'n ang nangyari, eh, nakatulong sa amin. Oo. Hindi na kailangan mag-sorry. Nagtawa na. Tsaka natural lang naman yun eh. Oo, diba? Eh, lamig-lamig kasi ng panahon. We're human. Bro, hindi na lang lumabas. Pero naiintindihan ko kung ba't ayaw mo sabihin. Kayo tao kayo ng tao dyan. Sharon, no, hindi ito super lasty na. Pero ayun, nasa stairs kami ng tanda-tanda ako. Tahimik na tahimik. Ang lamig-lamig. Nakasira na. At least nagtatatawa kayo ulit. Alam mo, gusto ko pang magalit. Kasi siya yung may kasalanan ng time gusto na yun. Gusto ko pang magalit, di mo na kaya. Oo, pero wala na eh. Wala. Ayun eh. Tapos parang lumabas sabi niya, parang, ayan, tuloy na. Tutuloy na. Ay! Yung sama ng loob ko, hindi lumabas sa bibig. Hindi ko na-verbalize. Sandali. Hindi ko nais na kayo ipag-awayin pagkatapos ng show. Pero, buti naman napaka-cool itong dalawang to. Okay, wag mo kahihiya yun, Marvin. Dapat proud to. Wala na. Uh-huh. Alam na ng buong Pilipinas. At least sinasabi mo, yung iba secret eh. Lahat naman tayo. Anyway, eto, babalik tayo sa serious. Babalik tayo sa serious. Sabi mo daw, Marvin. Sabi lang nila sa akin, sabi mo sabi daw. Sabi talaga. Oo. Hindi ko lang sinabi lang sa akin. Sabi mo daw, nanliligaw ka kay Jolina. Ang sabi naman daw ni Jolina, tuwing tatanungin siya, special friends lang daw kayo. Eh, ako'y litong-lito na rin. Litong-lito na rin sila. Ano ba talaga? Sagutin mo na. Ikaw na sumagot. yan. Kanina sabi niya, huwag mo sasabihin. Ngayon, sabihin mo na. Hindi. Sinasabi naman din namin lahat sa mga tao at saka sa mga reporters na nagtatanong na nung time pa lang ng shooting na kung ayaw mo, huwag mo, nag-ask na sa akin si Marvin na pwede maligaw. So ako, hindi ko naman sinara yung doors ko. Pero sabi ko nga, parang para mas maging natural tayo, kumbaga, huwag nating i-entertain yung thought na naniligaw ka. Basta, sige lang, maging casual lang tayo. And then, hintayin na lang natin kung saan tayo dali ng panahon.
Enjoy, sinasabi yan sa akin, wag na ako manligaw. Hindi naman, ikaw naman. Hindi naman, tamo, gusto naman niya. Kahit konti, ikaw naman eh. Ano ba? Ikaw talaga, insensitive ka talaga. Hindi, pero alam mo, minsan mas maganda yung friends talaga kayo. That you see where it takes you, di ba? Kaysa yung, teka nga, nagpapaalam pa ba bago manligaw? Pwede ba kitang ligawan? Di ba parang napaka-obvious naman yun? Actually yun, to formalize. To formalize, para yeah. Alam niya, hindi alam na siya niya. Nagtataka. Hindi siya nagtataka, para talagang yung ay, kami dapat ganun. Yeah. Para hindi na to-torture kaming mga babae, kasi kami yung hindi makapagtapat kung gusto oh, namin. Oh, yes. So, panapadala kayong bulaklak, hindi na kami magtataka, bakit niya ako pinadalan? Alam na namin kasi lumiligaw siya, ganun. Maganda yung tactic mong yan, Marty. Tama. Anyway, eto naman ang medyo, mas medyo hindi ganun kahaping topic. Pero, mutik na daw masira ang friendship ninyo. I know you don't want to go into details. We're not going to go into details. Pero anong feeling ninyo noon? How long did it last? Yung, was there a time na di ba kayo nag-uusap o in touch pa rin kayo? Well, siguro nung nangyari lang noon is nasabay din dun sa time na meron siyang ginagawa ang sarili niya. May ginagawa rin ako ng sarili ko. May mga commitment siya na siya lang mag-isa, meron din ako sa akin. So parang nawalan talaga kami ng communication. Pero kumbaga, pinilit pa rin namin na ayusin. Kasi napaka-unhealthy nun talaga eh. Kumbaga, hindi lang sa career or hindi lang sa showbiz, kundi pati na rin yung pagkakaibigan namin, yung nabuo namin sa loob ng isang taon. Pero how long did this go on na hindi kayo nagkakasundo? Actually, siguro, a week. A week? Yeah. Tagal na rin yun. Yeah, when you're good friends. Hindi kami sanay eh. Pag araw-araw magkasama, matagal na yung one every week. Every time kami nagkakaroon na yun, mga problema, dapat sa loob na isang araw, bago kami matulog or what, kahit sa phone, tawagan, ayusin namin yung problema. Anyway, alam mo, Jolina, Marvin, tutuloy natin yan mayami. Mga kaibigan, ang isang love team po ay binubuo ng dalawang tao. At usually po ang nangyari, malaking dahilan po ang nagiging pagkasira ng isang love team. Ang tawag po dyan, meron pong term dyan eh, parang laglagan ba yun? Yung parang goodbye, ganun ka-love team. Pag-uusapan po natin sa Sharon when we return.